So what's up no, mga kano, kamusta po kayo? Bali ngayon, nagluluto tayo ng balat ng baboy. So gagawin natin siyang chicharon. So alam na alam niyo na yan mga kano, syempre alam ko naman lagi niyo ang sinusubaybay yan no, sa bawat upload natin. So nandito yung inaantala natin. So meron pa dito, yan, apat. Ito yung backpot. Tapos ito naman yung tapos na no, yung process na siya. So ready na yan, maging chicharon no. Magkaniluto natin. So mga kano, ganito no. May nagtatanong no kung pwede daw bang gumawa tayo ng step by step procedure no sa paggawa ng chicharon baboy. So gagawa po tayo no mga kano. So hinihinan lang natin yung time natin. Kasi ako nakapag-vlog ako. Pagka free time ko lang. Ibig sabihin, ayan, habang nagluluto ako. Ayan. Nakita niya naman mga kano, habang nagluluto tayo. Ayan, nakapag-vlog tayo. Pero yung magpo-focus tayo sa pagtuturo ng chicharon, ay maproseso po yun. So, hintay-hintay lang. No? Pero gagawa tayo ng vlog sa step by step pagluluto ng chicharon baboy. So mga kano, iniisip ko lang paano kaya kung di ako napunta dito sa Taiwan. Kung may nanonood sa atin na nakakilala sa akin mga kano, eh, alam na alam kung ano yung buhay namin dyan sa Pilipinas, lalo na dun sa mga taga-Baliwag, Bulacan no? Mga kapitbahay namin, alam na alam kung ano yung naging buhay namin dyan. Simulat sa pool ng mga kano, talagang mahirap na yung buhay namin. Yun na nga yung mga bata pa lang kami. Ayun, yung mga bata pa lang kami, si tatay malakas kumita yan. Chicharon din ang pinagkakitaan niya. Pero di pa namin alam yan kasi ano pa nun mga bata pa kami, kinikwento na lang ng mga tiyay namin, tito, tita, yan. Nung araw nga daw si tatay malakas kumita ng chicharon. Ang naging problema, hindi na manage ng maganda yung pera. So halos araw-araw, iba-iba yung nagpupunta sa bahay, walang pambiling bigas, mga kamag-anak, ganyan yung sinasabi sa amin ng tatay ko dati. So yung tatay ko, sobrang bait. Bigay lang dito, basta meron. Yung magbabirthday kasi yan, ang tatay ko, yung grand yan. Talagang beach, tapos talagang handaan talaga, handaan to the max, ganyan. Talagang kasi ganun talaga pagka malakas kong kumita. Ganun daw talaga mga kano. So, nung panahon na yon, hindi na manage yung pera. Hindi nakabili ng lupa. Simulan sa pool mga kano nga pala, nakatira kami sa ano, sa Baliwag, no. Ako kasi tubong Bulakenyo ako talaga eh. Mga bata pa lang kami. Yung mga nakatira na kami sa hindi namin lupa. Ibig sabi, squatter, no. Sa madaling salita, squatter kami. So, hindi namin naranasan yung magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa, yan. Talagang dun sa Baliwag, dun talaga naranasan yung sobrang hirap ng buhay. Kasi sa isang araw, dalawang beses na lang kami kumakain. Isang kilong bigas. Ilang kaming, anim kaming kakapatid, mga kano. Pero isang kilo, pagkakasay na lang. Sabi ko nga sa niya, pati ito tong alang natitira. So, may isang latang sardinas, pagkakasay na yun. Tapos, ilang pirasong itlog, tiyo, payless, lalagyan ng isang tabong sabaw para magkasya. Ganun kalupit, mga kano, sobrang hirap. Pag naalala ko yun, kasi hindi ko ma-imagine na na-survive ko yun mga kano. Bale, uman na siya. No? Isindihan lang natin itong ating ano, continue natin yung usapan. Ito pa isa. Hanggang sa naawa sa amin yung lola ko. Yung lola ko, yun yung nanay ng nanay ko. Eh nakabili ng lupa sa Bataan. Tapos sabi, kasi nga sobrang
yun nga yung kalagayan namin sa Baliwag. Kung kinuha kami, sabihin doon na kami tumira kahit pa paano, makakatingin kami ng mas maayos na buhay. Kumbaga, sabi, makakain kami tatlong beses sa isang araw. Yan. Tulungan sila tatay, si nanay, makapag-aral kami. So, nangyari nga yun ang mga kanon. Yung lola ko nagtitindahin sa ano, sa bargain. Yan. So, araw-araw, iba-iba ng lugar yung pinagtitindahan nila. So, lahi talaga kami ng tindero, mga kanon. Ibig sabihin, yan talaga yung kinamulatan namin. Kahit ako, bata pa lang ako nun. Nagtitinda na ako nun. Nagtitinda na ako sa eskwelahan ng Chicharon. Bata pa lang, mga siguro, grade 3, ganyan. Nagtitinda na ako niyan para kumita. Naalala ko nga nun. Tapos, na... Hindi ko na matandaan kung anong taon yun, mga ano, pero... As in na talagang dumanas kami talaga ng hirap ng buhay. Kaya nung tinuha kami ng lola ko, nakatikim ako ng fried chicken doon, mga ano, talagang inihaw na manok. Hindi ko alam, parang naawa ko sarili ko ng time na yun kasi pakaramdam ko ano ako Hindi ko masabi pero... Alam mo yung sabik, yung talagang parang yung matagal na panahon hindi nakakatingin na masarap na ulam kasi puro sabi na salang, payless, ayan. Ganun yung ano, yung naranasan namin dati. Hanggang sa tinuloy na nga namin yung pag-aaral namin sa Bataan, sumuporta sa amin yung lola ko, nanay ni nanay. Nakapagtapos ako ng high school doon. Second year high school, mga kano, hanggang fourth year high school. So, doon na rin kami nakapag-aaral sa Bataan. Naalala ko nun, pag-uwi ko ng eskwelahan, naglalakad lang ako, sobrang layo, mga kano, kasi, nagtitipid ako sa pera dahil kung may pera ako, halimbawa 10 piso, tinatabi ko na yan para may konting ipon ako kasi gusto kong bumili ng sapatos, damit. Yung mga damit ko kasi noong time na yun, halos lahat puro bigay lang ng mga pinsan, kapitbahay, ganun. Talagang as in na wala akong nabibili sa para sa sarili ko, yung sabihin yung sapatos ko nga, bigay lang din. Tapos pagka nasihira, rugby lang o kahit anong kasi hindi namin mapatay kasi wala nga rin pero papatay na lang, wala pa hindi katulad ng rugby, no? Mura pa yun. Tapos nun pag-uwi ko nun, mangawi pa ako, kasama ko yung mga kapitbahay, punta kami sa may gubat kabilang ilog, kung tawagin yun mangawi kami kasi nagagatong lang kami. Mayaman yung lola ko mahirap lang din. Imagine mo na lang mga kano ito. Ito yan. Ngayon pakita ko sa inyo yan. Yung garahe ng mga benan ko na yan. Ganyan lang kalaki yung bahay ng lola ko. Tapos ilang pamilya yun nandun noong time na yon. Dalawang pamilya yung nakatira sa bahay na yun. So pag natutulog kami, dikit-dikit talaga. Tapos, balik tayo dun mga kano. Pasang-pasang ko yung kahoy noon. Basta kakahoy lang kami. Tapos diretso na ako sa ilog kasi may dala na akong sako noon, mga ano. At maghanap ako ng kalakal. Sabihin, lata, plastic, kahit ano. Tapos pagka walang ulam, mamimingit ako sa ilog. Kaya lang, hindi mo na talaga makakain yung isda sa ilog kasi may tilapia nga pero yun naman. Puro basura. Hindi mo talaga makakain din. Kasi ganun yung naging ano ko. Baga araw-araw na ganun. Galing yung sa eskwelahan.
Uwi. Basta ko na yung pagkakitaan. After nun mga ano, nakagraduate ako ng high school. High school lang. Punta na ako ng Baliwag, no? Balik na ako doon sa mga tiyahin ko. Kasi yung naiwan doon sa may lupang tinitira namin, di naman sa amin yun, nandun yung mga tiyahin ko. So nakatira ako doon. Nagtrabaho na ako ng construction worker. So doon na talaga, puro basal yung ginagawa namin ng ano, ng bahay. Imagine mo, no? Hukay mo yun. Tapos tirik ka talaga, walang silong. Talagang makita mo yung tsura ko, mga ano, sobrang itin, sobrang payat. Natuto na ako manigarilyo, uminom, noong time na yun, kasi natropa na ako eh. Ayun, makita nyo sa picture. Talagang ganyan ako kapayat ng araw, kasi kulang sa vitamins, tapos parehay alak pa. Alam nyo naman ang construction, magkatapos ng trabaho niyan, eh, alak na, di ba? So yun nga, ano mga kano, pagka galing ko nga ng construction, every Saturday yung sahod. Kasi pagkano lang yung isang araw ko nun, 200, nag-increase lang ng 20 peso, 220 sa akin pa lahat. Tapos pagdating ng Sabado, happy-happy. Siyempre, mga katrabaho namin, inuman yan. Yung pag-uusapan lang naman tungkol sa trabaho, mga mason, labor. Yan. Kaya ang trabaho ko nun mga kano, ano ako nun, labor. Para sa mga hindi nakakaalam, yun po yun ng magtawagin sa Baliwag at yun. Helper po ng mason yun. Nag-aagot ng semento, nag-aagot ng hollow blocks, mga ganun. Basta pag sa ano eh, helper ka nga eh. Yun yung trabaho ko. Di ko na-upgrade yung sarili ko, di ako natutong mag-ganun kasi basta nung time na yun kasi gusto ko lang kumita ng pera, maging masaya. Nung nagtatrabaho na ako sa construction, nakakabili na ako sa bargay ng mga damit. Yung damit na tig 60, 100, ganyan, tuwa-tuwa na ako nun. Pero kasi natitira lang sa isang linggo ko nun, konti lang eh. Napangiinom ko pa, tapos barkada. Ganyan naging buhay ko, parang ano eh, parang alang pagpupuntahan. Sabihin, hindi ko naisip na paano yung future ko. Construction, tagal ko nagtatrabaho sa construction, mga ano. Kung alam mo yung Camellia House, doon ako nagtatrabaho. 2 taon ako ng construction doon. Bukod pa doon sa construction na paggawa ng swimming pool sa mga chewing ko. So doon, medyo mataas yung rate, 250. Pero talagang sakto-sakto lang. Tamang kain lang, ayan. Tapos pang bili ng bisyo, alak, sigarilyo, ganun lang. Tamang gala. Kasi nausan dati nun yung clan. Talagang every Sunday, eyeball yan eh. Kita-kita talaga kami. Inuman, ganyan. Tapos pagdating ng Lunes, trabaho na naman. Magdamag na inuman ng Linggo. Tapos kinabukasan, papasok pa ako sa construction. Ah, lupe, tira, mga kano. Pero natiis ko yun kasi nga sinisip ko wala rin naman ako umaga, parang walang papupuntahan yung buhay ko talaga, parang yun na, ganun na lang, bahala na ano yung mangyayari. Lagi sinasabi sa akin ng chewing ko nun, yung isang chewing ko eh, yung walang asawa, basta masaya, balik walang pera, basta masaya yun. Laging sinasabi sa amin, di man tayo nagkakasakit. Hindi ko na narinig sa kanila yung pag-asenso. I mean, paano masayin sa buhay? Ano yung gagawin natin? Sabihin, walang ano, walang tawag doon. Hindi ko ma-explain eh, pero yung para sa kinabukasan, for the future, kailangan gawin natin ito yung mga ganon. Yung tatatak mo sa isip mo na
yung isang chewing ko, yun, talagang yun yung nagturo sa akin na, na tumatak sa buhay, sa isip ko hanggang ngayon. Sabi niya, ano, hanggang ganyan ka na lang ba? Kumbaga, bata pa ako nun, kasi noong time na yun, panay pa ako tropa eh, barkada. Sabi niya, ganyan ka na lang ba? Di ba naisip yung kinabukasan mo? Puro ka barkada. Di mo pag-aralan kung magmamason ka, pag-aralan mo. Yung mga sukat-sukat. Di yung labor pa na lang habang buhay, ganyan ka na lang ba? Baka ini-encourage na ako na matutunan yung process. Para kahit paano, tumaas yung knowledge ko. Sabihin, mas malaki yung kita. Kasi alam naman natin, mas malaki yung kita ng mason eh. Eh, kumpara sa labor. So, kahit doon pala. Tapos hanggang sa nag-girlfriend ako noon. Sabi niya sa akin, siya ba yung girlfriend mo? Sabi ko, opo. Eh, kung mag-girlfriend ka, kailangan yung makakatulong sa buhay. Hindi yung ganyan. Mahirap ka na nga. Tapos, yung girlfriend mo, ganyan din. Wala rin pangarap. Kumbaga, parehas kayo. Iba yung parehas kayo nag-aanap buhay. Ibig sabihin, eh, nung time na yung bata pa ako, sabihin, too young to understand, di ba? Yung mga ganun payo. Sabihin, so na, nung tumatanda na ako, doon ko nare-realize lahat ng mga pinapahay sa akin ng chewing ko na yun. So, napag-isip-sip ko, ano, ilang taon na ako nagko-construction, kumbaga panay tropa lang, barkada, yung pera ko sakto lang na pang-inom. Yan lang, sabihin, hindi ako makahawak ng 3,000 sa wallet, mga kanoo. Sabihin, maswerte na pag natira na ako sa loob ng isang linggo ng 500 pesos. Ganun, hindi ba? Lipit na. Pag-gas ko na yun sa loob ng isang linggo. Sobrang hirap. Tapos, naisip ko, uwi na ako ng Bataan. Kasi baka nandun yung swerte ko. Kumbaga, baka sakaling mabago yung buhay ko. Uwi ako ng Bataan. Trabaho naman ako sa Bargay. Naging boy ako, mas tumindi pa kasi magkano lang yung isang araw na pasahod. Libre lahat, 100. 100 pesos, Igising ka na madaling araw, alas 4, alas 3 na madaling araw. Mabiyahin na kayo, liliklik kayo, magtitinda ka mo na hanggang alauna, makakauwi ka ng alas 3 ng hapon. 100 pesos kikitain mo. Umalis na rin ako doon, ayoko na. So, nag-apply ako sa funeraria. Ayan, shoutout ko sa funeraria Punsalan. Yan sa Bataan. Yan. Noong time na yan, si Kadani buhay pa. Siya yung nag-accept sa akin na maging OIC. So, doon ko na-imagine na doon na lumiliro ng konti yung isip ko no, na alam mo walang mangyayari sa akin. Kahit doon din, noong time na yun, kumukuha kami ng patay, nasagasaan, sabog ng muka, inotopsy. So, lahat na pagdaanan ko yun. Hindi mga ano, unang kita ko ng patay, nalunod ang baho, tas kulay violet. Pero, pagdaanan ko noon, umalis din ako doon kasi naisip ko, walang mangyayari, hindi mo na matututo mag-autopsy. Kasi kailangan pag-aralan din. Apply akong Jollibee. Yun, medyo lumaki yung sahod. O, kumikita na ako ng mahigit, gismil sa loob ng isang buwan. So, kisens katapusan. Medyo okay, pero wala pa rin eh. Kumbaga, wala pa rin natitira. Tamang pambigay lang kay nanay, pambili ng bigas, pantulong, pambayad ng kuryente, tubig. So, naisip ko, resign na ako doon. Apply naman ako sa Robinson, Medyo lumaki sa out, no? Umabot na ng 15,000 isang buwan. Kasi may overtime na yon, sagot sa overtime. Wala pa rin nangyayari, pero kahit pa paano, nakaipon na ako nun. Kumbaga, nagkalaman yung wallet ko, no? Tapos, merong lumapit sa akin, no, sabi sa akin, apply daw kami ng abroad. So, kuha ko ng passport. Tapos, kuha kami ng agent pang
pang ano, mga ano, kumbaga, para daw mabilis yung process. De, sabi ko naman, sige, para kahit magbayad na lang tayo. De, nag-apply kami, mga ano, naubos yung ipon ko, kaka-apply papuntang Taiwan. Alang natira. Baga, yung naipon ko na sa Robinson na pera, di ko alam kung 20 mil yata eh. Yun lang naipon ko eh. Naubos lang, baga parang nadismaya ako kasi alang ito lang. Baga, yung pera ko pamasahe lang, doon lang napunta. Hanggang sa may tumawag sa akin na ano, magpapa-fill up ng form. Eh, ano yun, JD Gal, mga kanoong. Tumawag sa akin si ma'am, sabi niya, ay ko ba si JP? Opo ma'am, punta ka dito sa ano, sa office, fill up ka ng form. Sabi ko ma'am, ayoko po kasi wala na po akong pera. Naubos na po, okay. Hindi po siguro talaga para sa akin ang pag-upload. Hindi, subukan mo lang, try mo lang. Tapos, yun na nga, ano. Hindi, wala akong pera, mga kanoong. Ginawa ko. At hindi mo nangiikilan na anay kasi nga alam ko wala naman silang pera. Binenta ko yung cellphone ko. 2,000 yata na benta tapos bumili ko ng mumurahing cellphone tigil 1,000. Nakapunta ako ng Maynila. Sa Jedigal. Pagpunta ko doon, pinag-fill up lang kami ng form. Tapos pinauwi na. Ganun lang. Akala ko okay na. Pero mga ano, swerte ko kasi natanggap ako sa ano, by data selection. Sabi niya, oh JP, ano ka na? For interview ka na. Interview kami ng ano, online eh. Ng Taiwanese. Baga, yung company. Tapos, oh, sabi nung ma'am, ni ma'am, oh, lahat ng tatawagin ko, ano, thank you ah, kasi at least nag-try kayo. Line up na lang namin kasi sa iba. Yung di ko matatawag, stay lang kayo dito. Kasi for medical na kayo. So, yung bawat tinatawag, alis na yun, mga kanoo. Tapos ako, hindi ako natawag. Ibig sabihin, ano ako, pasado ako. So, tontuwa ako nun, mga kanoo. Kasi, parang ano eh, stepping stone ko ba yun? Baya, ito na yung matal kong hinihintay. Tapos nun, de, pinatayo na kami lahat na nakapasa. 100 kami, natira lang sa amin, 13 lang, kami nakapasa. So, ang swerte ko, kasi, isa ako sa mga nakapasa. O for medical na kayo, kailangan nyo muna magbayad na kailangan nyo muna mag-down ng 20,000. Pag hindi kayo nakapag-down ng 20,000, pasensya na, hanap kami ng iba. So, uwi ako sa amin. Ako yung tatay, nangila ako ng pera, 20 mil. Pag-down sa placement fee. Ay, anak, wala tayong pera. Hanap ako ng ibang paraan. Kanina ako nagtanong, mga ano, kumbaga, kanina ako makakanag ng pera. Tapos, nung time na yon, may isang magandang loob na nagbigay sa akin ng pera para makapagbigay ako ng ano, na placement fee, makapag-down na 20 min. Nung nakapag-down ako, binigyan na ako ng ano, referral para sa ano, sa medical. After noon, mga kanoo, pasado sa medical at pwede na kami mag-loan, no? Yung sa Quick Best yata, Quick, nakalimutan ko na, basta peso yung inutang ko, 50,000, pero hindi mo siya babayaran. So panalo yun, kasi kung mataas yung palitan, hindi mo masyado ramdam. Hanggang sa yun, mga kanoo, nakaalis ako. Yung first company ko, Actron, yun. Doon talaga kami nakabangon. Kasi, nung kumikita na ako, mga pamilya ko, mga magulang ko, sila, baga, hindi na naghihirap. Lahat ng gusto nilang kainin, nakakain na nila. Yung nanay ko, tumantawa ako kasi, ano eh, nakakita mo sa kanila yung ginhawa eh. Mga kapatid ko, nabibigyan ko ng pera, papadalan ko. Ako'y naging breadwinner eh. Pag may problema sila, automatic, bigay na ako. Tapos, nakapagpatayo ako ng ano lang, maliit na bahay. Baga nakabili akong lupa sa kabahay, na renovate lang. Di pa tapos mga ano, kasi kulang yung 3 taon eh.
Tapos nakabili akong maliit na lupa. Yun, awa ng Diyos. Lahat nung nakatira doon, mga kapatid ko, kasi hindi ko expected na makapag-asawa ako dito, no? Kaya, yun. Tapos, ito na. Yun. So, yun nga, no, mga kanoong istorya. Doon ko nakilala yung asawa ko sa company namin. At sa nataas na yung kontrata ko, 3 years, uwi na ako. Tapos, yun, nagpasya na kami magpakasal. So, hindi ko na-expect, baga, hindi ko rin alam kung ano yung nagustuhan sa akin ng asawa ko. Pumunta sila sa amin, yung mga binan ko, silang lahat, yung sa amin, yung mga ipag ko. Nakita nila yung bahay namin, yung bahay na napundar ko. Iba nga tapos sa kasing lupa na maliit lang na napundar ko rin. Dahil sa 3 taon, imagine mo sa 3 years kahit pa paano, may nakita akong pundar. Kaya kumbaga, talagang laki ng pasalamat ko sa ano, sa Taiwan, sa company namin. Kumbaga may improvement yung buhay ko, kumbaga nagkaroon ng way. Tapos, hindi ko rin na-expect na makapag-asawa nga ako ng, ano, ng Taiwanese. So, ano naman yung magugustuhan niya sa akin? Eh, simpleng tao lang ako. Ano siyang, eh, yung asawa kasi, pure love lang. Kumbaga, yun lang talaga yung gusto niya eh. Mahalin na siya, alagaan mo siya, okay na. Sakto naman yung pamilya niya, okay na okay. Kumbaga, wala na naman silang ano, supportado kami. Eh, yun, naging ano. So, tingin nyo mga ano, kung hindi ako nakapag-Taiwan, ano kaya ang buhay ko ngayon? Ako tingin ko mga ano, kung hindi ako nakapag-Taiwan, baka ganun pa rin, namamasukan pa rin ako sa trabaho. Kasi, hindi ko maiisip magnegosyo eh. Kasi, talagang wala sa isip ko yan. Kasi wala naman nagturo sa amin na, na nasa negosyo yung pag-asenso. Tapos, nung nandito na kami sa Taiwan, marami pang struggle. No? Kaya, tuloy ko na lang next vlog. Medyo mahaba eh. So, salamat sa pakikinig ng no, mga ano. Sa tubig-continue na lang, no? Yung experience ko naman nung nandito na kami sa Taiwan. Sabi, dito na ako nakatira sa Taiwan. Kasama ko yung family ng asawa ko. Kumbaga, sama-sama kami dito. So, next time.